Hello guys! Hello, hello! Capricorn, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Capricorn. General reading to guys, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo lang iyong intuition. Okay? So, wag nating ipilit Capricorn kung hindi resonated sa atin. First card. Second card and third card. Okay. Capricorn, sobrang happiness ito na matatanggap mo sa week na to. Kung makikita mo dito, isang napaka-positive na pagbabago ang posibleng maganap sa buhay mo. Lalo na kung isa kang nanay, isa kang asawang babae, kapatid na babae, or may anak ka. So, ang nakikita natin dito na kung babae kang nanonood sa ngayon, isang positibong pagbabago ang magaganap sa buhay mo na pwedeng magdala sa iyo ng joy, happiness, freedom, new beginnings, pag-asa. Diba? And if ever man nanay ka, asawa kang babae, kapatid kang babae, anak ka, may pagbabago dito na magaganap na hindi mo siguro in-expect or pwedeng in-expect mo, pero masyado siyang napaaga. Masyadong napaaga yung balita na to, ang good news na to para sa'yo. Ang linggong ito ay may mga occasion din. May mga okasyon na posibleng i-celebrate kayo. Okay? May okasyon na posibleng dadaluhan or posibleng meron kayong pagbabago na mararamdaman sa linggong ito. Okay guys, first card natin dito is yung helpful person. Merong isang tao na posible, or pwedeng tatlo, dalawa, or isa lang, merong mga tao na posibleng gustong tulungan ka. Okay? So isipin mo kung sino ito. Magkailangan ka bang tulong, financial help, financial or emotional help? Sinasabi ng barahan na isipin mo sa linggong ito kung sino itong mga taong ito or sino ang taong ito na pwedeng makatulong sa'yo. And pwede kang humingi ng tulong by chat, by call, or mag-initiate ka ng tulong. Humingi ng tulong, okay? Positive energy. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong i-attract yung positivity. Surround yourself with positive people and situations. And avoid negativity. So, same din dito sa ang Capricorn na itong message, same din sa Taurus. Panorin mo yung Taurus, ganun din. Sinasabi na kailangan mo lang na i-emits yung positive energy. Kailangan mong isurround or dun ka lang makisama sa mga positive na tao, positive na individual. Umiwas ka sa drama, umiwas ka sa negativity, umiwas ka sa kung ano man na toxicity na posibleng inihahain sa'yo ngayon na parang lason. Okay? And break free. May gusto kang gawin, may gusto kang subukan. Subukan mo na siya sa linggong ito. Okay? And huwag kang matakot. Lumabas ka sa comfort zone mo. Try different dreams, ventures, experiences. Diba? Mag-explore ka. Yan yung sinasabi ng baraha sa'yo. Okay, so Page of Wands and Six of Cups. Ano pa ba? And Ace of Wands. Okay. So, Capricorn, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga balita ka na matatanggap sa linggong ito. Okay? Ang balitang ito is pwedeng
tungkol to sa nakaraan. Pwedeng tungkol sa mga ex mo, tungkol sa dati mong karelasyon, sa dati mong kakilala, dating kaibigan, or sa mga kamag-anak mo na wala kang balita na. Okay? Nakikita ko rin sa'yo dito na maraming magbabalik sa buhay mo. Diba? Una-una, magbabalik siguro yung motivation, magbabalik ng passion, yung mga dating interest mo sa buhay, yung mga nakalimutan mo na, yung mga hilig mo dati. Like for example, mahilig kang mag-tanim ng flowers, diba? Kung ano-ano. Mahilig kang kumanta. Kung ano man tong hilig mo dati or kung ano man tong dating ginagawa mo or interest mo sa buhay, ay posibleng babalik ito sa'yo sa ngayon and magdadala ito sa'yo ng Ace of Wands. Ang Ace of Wands is excitement. Okay? So, itong Page of Wands na to is yung parang anong tawag dito? Habits, pwedeng relationship din siya, mga feelings, emotions na nakalimutan mo na. Pero babalik siya. So pwedeng ano rin, ex or pwedeng mga dating kakilala, babalikan kanila. Or ikaw yung makipagbalikan sa kanila. Okay, Seven of Pentacles, wow, and Strength, and King of Wands. Nakikita ko sobrang tapang mo sa linggong ito. Napakatapang mo, 'di ba? Napakalakas mo. Siguro yung motivation kasi na sinasabi dito or yung excitement na to. Ang Seven of Pentacles na to, naghihintay ka ba ng pera? Or pwedeng may itinanim ka? Or pwedeng isa kang estudyante, malapit ka ng makapagtapos? Or pwedeng tapos ka na ngayon? And sobra-sobra yung motivation mo para maghanap ng trabaho. Ito siya, oh, di ba? Meron din ditong mga ipon. May nag-ipon ng pera, may mga ipon ng pera sa banko, investment, or ganito-ganyan. And pwedeng yun ang magbibigay sa kanila ng strength or lakas loob. Sobrang lakas loob na ito, King of Wands. Trabaho, ganun din. Multitasking, ang dami mong gustong i-accomplish sa linggong ito. Napakasipag mo, napaka-dedicated mo sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. Itong King of Wands, sobrang fiery ka. Parang sinasabi ng baraha dito na gagawin mo ang lahat, tatapusin mo ang lahat sa linggong ito. Okay? And sobrang masaya ka, sobrang saya mo sa linggong ito kasi feeling mo ito na yung tamang panahon or ito na yung parang right timing. It's a good karma. Yung positive change, yung positive na pagbabago sa buhay mo na pwedeng yun ang dahilan kung bakit ka sobrang confident ngayon, sobrang lakas, sobrang saya. And the Page of Cups, so yun din. Relationship, High Priestess. If may mga umaaligid sa'yo na bagong tao gusto makipagrelasyon, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Huwag kang padalos-dalos. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!